Magandang araw at Happy New Year 2022 po sa ating lahat, mga MDZens. Welcome po sa ating munting YouTube channel, ang PhilTech MD. Ito po ang una nating video sa ating channel. Sana masuportahan po natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-share. Pumunta lamang sa www.philtechmd.com at i-click ang subscribe button. Maraming salamat! Dito sa ating channel, mapapanood ang mga iba't ibang video tungkol sa teknolohiya, gaya ng ating mga first impressions sa mga produkto, mga rekomendasyon, tips, tutorials, at kung ano-ano pa. Ngayon, para sa ating unang vlog na tatawagin nating T-Vlog o Technology Vlog, ating titingnan ang Rocket SIM ng Smart at LTE Advanced Modem nito. Panoorin natin hanggang dulo para malaman kung ano ang hindi nating inaasahang website na napuntahan. Umpisahan na po natin. Panoorin po natin ang video. Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Ito po ay mapapanood sa ating YouTube channel. Kumusta po mga minamahal kong MDZens? Sa video pong ito, ipapakita natin ang ating bagong nabiling produkto galing Lazada. Ito po ay actually lumang teknolohiya na ito, no? Kinakailangan natin ng internet na limited kaya natin napabili. Ito po, bumili po tayo ng LTE Advanced Packet Wi-Fi from SmartBro. Ito naman po ay ang SmartBro Rocket SIM. So as you all know po, ang SmartBro Rocket SIM ay nag-o-offer ng 499 pesos per month unlimited data. Sabi nila, no capping, no slowing down of speed. Matetest din natin ito. Samantalang ito ay LTE Advanced. Ang pagkakaiba ng Advanced at LTE lang ay una ang presyo po. Nabili natin ito ng 999. Yung LTE lang na in-offer nila ay 499. Ang Advanced, mas mabilis ang speed niya. Umaabot po ng 300 Mbps, I think. So, check na natin. Let's go. Ayan. Natanggal na natin sa plastic ang SmartBro Rocket SIM. SmartBro Rocket SIM, sabi dito with only data. Ang introductory price niya ay 499 for 30 days. No speed limits nationwide. So available siya sa Tricat, sa regular, micro at nano. So sabi dito works best with smart certified 5G devices on the smart 5G network. Also for LTE devices. So, 5G siya. Okay. So, tignan na natin. Buksan muna natin yung LTE Advanced Modem. Ayan. Kita nyo na po, no? Nakabubble wrap. Ayan. Naaninag natin. 1995. Nakapromo kasi ngayon. From official store ng smart store ng Lazada. Nabili lang ito ng 995. Ang link nasa baba po ng video pong ito kung gusto niyo pong bumili. Ayan, naandap na natin. So, ito yung box. Naka-box siya.
So, gaya ng nasabi natin kanina, ito ay isang SmartBro LTE Advanced Packet Wi-Fi. Ang worth niya is 19,995, nabili natin ng 995. It comes with free 100 MB plus 250 SmartBro load voucher. See instruction inside daw. So, tignan natin. Buksan na natin mga MDSense. Sealed pa siya. Yan, balita din natin sa likod. Sabi dito, SmartBro. What is LTE Advanced? Smart LTE is fast. Pero ang LTE A is mas mabilis. Ang LTE Long-Term Evolution Advanced. Inaalaw tayo na ma-experience ang 2 hanggang 3 beses na mas mabilis na speed kumpara sa regular LTE network. Ito ay dahil sa tinatawag na carrier aggregation. Ang feature na ito ay pinapagana ang ating device para pag-combinein o pagsamahin ang mga iba't ibang signal mula sa iba't ibang cell sites na nagre-resulta ng mas mabilis ang speed na ma-experience natin. Now, you can enjoy, ma-enjoy natin ang mga blistering fast speeds, perfect for streaming, gaming, surfing, and a lot more. So, powered by Smart's LTE, the Philippines' fastest mobile data network. Tingnan natin mamaya. Based daw sa UCLA of speed test. Smart LTE, the Philippines' fastest mobile data network. And dito, ayan, so kailangan mo ang Giga app. Dito sa cellphone natin, meron na tayo naka-install. Smart app ang tawag noon, pero ngayon Giga. Smart Giga. Okay. Available sa App Store and Google Play. Tanggalin na natin sa box. Natanggal na natin sa ating box. Ganyan ang itsura. Ito po yung takip. LTE Advanced Packet Wi-Fi. What's in the box? Ito na po. Ito ang device. May LED screen. SmartBro LTE A, which is advanced. Mas mabilis daw sa LTE. Tignan natin. Ito na siya. Ito yung unit sa likod. NTC approved. Siguro din natin may NTC approved. And sa baba, meron tayong slot for the SIM card, reset button, and yung charger niya na micro USB. Hindi pa siya USB Type-C. Okay? And then, ano pa yung mga kasama sa box? Meron siyang SmartBro Data SIM. Faster than ever Smart SIM. May kasama siyang SmartBro SIM ulit. Pero syempre ang gagamitin natin, ang binili natin, SmartBro Rocket SIM. Tabinan muna natin ito. Hindi muna natin gagamitin ito. Okay. Loloadan lang ito pero wag muna yung isa ang gagamitin natin. Hindi rin siya 5G, unlike yung Rocket SIM, 5G siya. Now faster with minimum speeds of 256 kilobits per second at 80% service reliability. Multi-cut SIM din siya, may regular, micro, nano. And meron din siyang how to redeem your SmartBro welcome pack. Yan yung user guide niya. And meron tayong charger.
Yan, USB 2.0. Titignan natin, galing ng ZTE. Travel charger. Input, 240 volts. Output, 5.0 volts. 1000 milliamperes. Ano pa ang nasa loob? May kasama din siyang micro USB cable. Ayan po siya. Nakabalot pa. Tabi muna natin. Meron din po tayong warranty card. Okay, maganda ito. Para at least may warranty. And meron din how to connect to your SmartPro LTE advanced packet. So, instructional guide to. Okay, so may 1, 2, ayan. Insert your SmartPro micro SIM into your pocket Wi-Fi and press the power to turn on your device. Number 2, scan QR code to connect pocket Wi-Fi. Press the function 3 times. Then, meron siyang press button to select the Wi-Fi QR code function and scan the QR code on your mobile device. Yan, ito po siya. Instructional guide, warranty card. Meron din siyang charger na kasama. USB, micro USB cable. Yung device mismo. Okay. Worth 1,995 pero nakapromo siya sa Smart Store ng Lazada ng 999 plus yung shipping fee. And how to redeem. And itong multi-cut SIM pero hindi siya 5G. Okay, ang gagamitin natin is ang nabili natin ding Smart Rocket SIM with only data 499 for 30 days. No speed limits nationwide now. So, titignan natin. Experience the 5G next speed generation or 4G and 5G network. Yan. Download the GigaLife app sa testing natin. Ayan, tinanggal na natin yung Rocket SIM sa kanyang wrapper. Available in tri-cut. Tignan natin yung instruction. Ito. Unang gagawin natin, search your SmartPro micro SIM into your pocket Wi-Fi and press power button to turn on your device. Yan. Inopen natin yung SIM card slot. Tabi niya po yung reset button. And then, yung kabila is yung micro USB. Okay. So, insert na natin. Yan yung ating tri-SIM card. Tanggalin natin. Ayan, natanggalan natin yung SIM card. Yan yung maliit lang ang ipasok natin. Papasok natin dito sa device, sa SIM card slot. Ang pag-insert, dapat naka-upside down yung chip. Yun yung makikita. Okay? Then, itutulak nyo po siyang ganyan. And then, pag tinulak mo, magkiklik yan, maglalak. Yan, nakalak na. And then, isara na natin yung tray. Ayan. Ang gagawin una natin is insert your SmartPro SIM. Tapos na, i-press na natin yung power on. Yan, yung power on button. Yung katabi ng function. So, ipapower natin. Nag-power on na siya. SmartPro. Sa may LED screen niya. Antayin lang natin. Mag-load. Then, ang susunod natin is press the function button 3 times. Okay, antayin natin mag-power on. Unang labas lang kasi ito.
Okay, antayin lang po natin. Ayan, nag-on na. Antayin nating mag-load. May battery. Yan, may signal na sa 4G. Full bar. Nakalagay na smart. Makikita nyo po dito. Yun yung signal. Yan, i-press nyo lang po yung power para mag-on. Yan yung signal, gaano kalakas, full bar naman, yung up, arrow up, upload siguro, and yung arrow down is yung download. Meron na ring apat na messages. Namamatay siya, wait lang. Isilin nyo po lang yung button na power. May apat na messages, then may then empty bat, so red bar yun yung naka-connect na wifi, and yung battery indicator to charge natin mamaya. Then ang gagawin natin, i-press yung function button para pumasok sa menu. Ayan, so 1, 2, 3, ayan yung wifi QR code na sinasabi. So, pwede nyong i-scan yan. To select, press the power button. Pag press natin, yan, makikita natin yung Wi-Fi QR code. So, scan mo sa cellphone mo. Okay? Ang menu niya is function. Then, pag enter ka is yung power button. So, pag nag-cancel ka din, yung function button ang pindutin. Ayan. Device info. Pag si-select nga, function lang. Then, pag enter mo is yung power button ang gagamitin. Okay. Okay, so sandali lang. Ayan, nag-charge na siya. Kinabit natin sa charger niya. Nag-charge siya. Kita naman po. May zero na nakakonect pa na devices. Okay. Ayan, kukonect na natin Smart Bro EOC 473. Kukonect lang tayo. Ito, connected na. Check natin. Ayan, so itong video ito, no? December 30 na po tayo. Connected na tayo sa Smart Bro. Then, mag-check speed test na tayo. Speedtest.net. Then, click natin yung go para ma-check. Ang ping niya, 24 milliseconds. At pumapalo sa 20 Mbps pataas, 25 Mbps ang kanyang current download speed. 2 bars lang yan. Then, yung upload speed, mas mababa. Sa fiber kasi, parallel. So, kung anong download speed mo, upload speed mo, ganun din. Okay? Ayan, 3.33 lang. Okay. So, paano i-set up? Okay guys, pause na po muna natin yung video. Dito na po natin i-discuss, no, yung
hindi natin inaasahan na website na napuntahan. Okay, so bago natin ipagpatuloy, ipapakita ko lang po, no, kasi magsiset up na sana tayo ng ating Smart Bro LTE Advanced Pocket Wi-Fi. Ang ginawa natin, ito po, papakita ko po sa inyo, no. Disclaimer lang po, wala po tayong intention na makasira, no, lalo na po sa Smart. Mahal po natin ang Smart, ginagamit po natin siyang internet, okay? So, para sa awareness po natin lahat, and hopefully, no, ma-address hindi rin po natin kung anong klaseng website yung napuntahan din natin. Or hindi ko alam po kung alam din ng Smart ito or hindi, okay? So, ito po siya. So, magsisetup na kasi tayo ng ating pocket SIM. Okay, ang ginawa natin, nag-search tayo sa yan, so papakita ko po sa inyo, live po to. So, ito, ginawa natin, nag-search tayo ng how to set up Smart LTE Advanced Pocket Wi-Fi. Ngayon, nag-search siya, may mga search results na lumabas, okay? So, ang unang search nito, ito po yun, how to load your Smart LTE Advanced Pocket Wi-Fi. So, basically, ito yung clinic natin. So, pag clinic nyo po kasi ito, mapupunta po kayo dito na, okay? So, nakikita nyo po, smart siya. So, secured naman. So, smart.com.ph siya, okay? Connection is secure. Ngayon, pag binaba mo siya, ito, Smart LTE Advanced Pocket Wi-Fi. Then, nandito yung mga instruction then how to connect to your Smart LTE Advanced Pocket Wi-Fi. Yan, nandito yung mga instructions kanina, no? Then, pagbaba po ito, ang tinitignan kasi natin dito is yung ito. So, how to customize your pocket Wi-Fi settings. So, ito siya, the Smart Web Dashboard is the platforms. Ito daw yung platform para ma-customize natin ang ating Smart LTE Pocket Wi-Fi settings. Yung sabi din dito, it also gives you access to the SMS functionality of your Smart SIM. So, ito, may sinasabing, here are the steps on how to access it. Okay? So, sabi dito, connect to your Smart LTE Pocket Wi-Fi using your phone, laptop, or tablet, and go to yan, meron tayong website dito. So, ang website na nakikita nyo is smartsettings.net, then input your username and password. Okay, so tuloy na natin. So, pag i-explain ko sa inyo mamaya kung anong nangyari, no? So, ito po. So, ito yung clinic natin. So, ito yung tutuloy natin sa video. Okay, papakita ko rin sa inyo mamaya, no? Pag clinic ito, ano yung magpapakita din. Okay, pero i-show po muna natin kung ano yung nangyari dun sa video natin, okay, nung December 30. Ngayon po is January 1. So, check lang natin na January 1 ngayon. Punta tayo sa inquire.net. Ayan, Saturday, January 1. Okay, yung video na pinapanood ko po sa inyo is December 30 po nagawa, okay? So, pakita po natin mamaya. So, dito po ako pumunta based dito sa search result from Google. So, number one search results. Okay? So, tuloy natin po yung video. Ayan, meet the newest LTE Advanced Pocket Wi-Fi, now 2 times faster than your old Smart Pro device. 1995 siya, pero nabali natin ng 995. May iba't ibang klase ng pocket Wi-Fi available to yung atin, LTE Advanced. Okay, ayan, how to set up. Ayan, so how to set up. Ito yung how to connect your Smart LTE Advanced Pocket Wi-Fi. Nagawa na natin ito.
or laptop. Ayan. Then, how to customize your pocket Wi-Fi settings. The smart is the platform to customize our smart LTE pocket Wi-Fi settings. Ayan siyang smart pocket dashboard. Ayan, so pupunta tayo sa smartsettings.net. Dito pala. Ayan, right-click natin, open new tab. Ang address is yan. Ayan, be sure na naka-online tayo. Okay, dear smart communication customer, congratulations, you're one of the 100 users that we selected to receive the chance to win an Apple iPhone XS. Okay, may pamaganyan. Congratulations. Every Thursday in a random way, we choose several users for taking part in call return. We offer them an opportunity to receive a valuable present from us or our sponsors. This poll allows us to understand better our users, to estimate our weekend strength points, and to improve the user experience. Pwede tayo manalo ng iPad Pro. All you need to do is to receive a gift is to answer the following 11 questions. Magsasagot daw tayo ng 11 questions. Meron tayong 4 minutes. How long do you use the service of smartphones? No more than 2 years. From what services do go on the most often? Smartphone. What operating system does your smartphone use? Android lang tayo. What browser do you use? Google Chrome. Ayan. What online services do you use most often? Social network. Are you satisfied with communication quality of smart communication? Yes, completely satisfied. What in your opinion should be improved in work of smart communications? Siguro internet connection speed. Would you recommend to use the services of? Yes, siyempre. What is your age category? Yan. What gender are you? Proceeding from your knowledge of service, is smart community better or worse? Much better, syempre. Ayan, nagbe-verify address. Yan, congratulations. Oh, receive your gift now. Samsung Galaxy S21. Totoo ba to? Totoo kaya to? Customer reward program. Saan ba tayo napasok na website? Try nga natin yung take it. Yan, out of stock. Yung iba. Tapos may comments. Anong website ito? Pero, galing ito sa website ng Smart. Pag click mo itong smartsettings.net, dun siya pupunta. O ito. Ulit-ulit. Hindi ba facing site ito? Yan, take it. Smart Communications Customer Reward Program. Your Smart Galaxy S21 has been reserved. Okay na natin? Parang nakakita na ako dati ng ganito. Hindi ko lang po alam kung facing site ito, no? Yung napuntahan natin. Try ulit natin, no? Ayan. So, pumunta tayo dito. Oh, may hinihinging details. Hindi po kaya facing site ito? Yan, mag-offer, expire, 4 minutes, 46 seconds. Bibigay natin details natin. Ayan, try natin mag-fill up ng details natin. Continue. Ulitin natin, nag-hang, continue. Ayan, pupunta siya dito. Pupunta na siya dito. May credit card number, lalagay mo yung expired, yung pay now. Totoo ba to? Hindi ba facing site ito? Safe payment naman, nakalagay. Habi-box.club. May shipping siya free, pero may VAT to USD dollars. Parang may nakita na akong dating ganito na website dati. Hindi ko lang po alam sa Smart.
Ayan, so binalikan na lang natin itong LTE modem. So, dito pala, smartgrowsettings.net. Okay, so ayan po, nakita po natin sa video, no? Ang napuntahang website sa pag-search natin ng paraan kung paano i-set yung dashboard ng Smart. So, pakita ko lang po ulit, no? Yung Chrome browser natin. So, ito po siya, no? Ito po siya. So, ito po nga, gaya po nang nasabi. So, yung video po, sa kan po yun? Simultaneous po yun, no? Hindi ko talaga alam na basta nag-search ako ganito and then ito yung pinakita ni Google, number one search pa siya. Then pag-click mo kasi ito, no, i-search i-kuan ulit natin ngayon, no, habang nagla-live tayo, no, na-record. Okay, January 1, 2022 na ngayon, no. So ang re-record natin yung video December 30. Okay, so pagbaba nyo po kasing ganyan, so same lang din. Smart bro, advance, ayan. Connect your packet. Then, ito siya eh, how to customize. Ayan, so nakalagay dito, connect to your LTE packet Wi-Fi using your phone, laptop, or tablet. Okay, ako naman, hindi ko alam, kinlinik ko ito. Siyempre, ito yung instruction ng smart.com.ph. So, pag-linik mo yan, ayan, pupunta talaga siya. O, tignan nyo guys, ngayon ha, Saturday, January 1, 2022. So, ito naman, sinasabi, Shopee Philippine customer ako, no? So, sa video, since siguro naka-connect ako sa Smart Bro that time, yung Smart yung pinupuntahan. Kaya ngayon kasi naka-connect ako sa fiber line namin. So, ito naman siya. So, same lang din. Congratulations. You are one of the 100 users that we selected to receive the chance to win an Apple iPhone XS, Samsung Galaxy iPad Pro. So, same na same doon sa nasa video natin, no? Nung nagsiset-up tayo ng Smart Bro. So, ito siya. Oh, secured naman, pero may S. You know, if okay natin, ha? So, yan. Every Saturday naman daw. So, sa video, every Thursday. Kasi Thursday nung ginawa natin yung unboxing natin doon sa binabili natin. So, same lang din. Iniibahan yung logo. So, logo ng Smart. Dati ito, logo ng Shopee. Yan, congratulations. Ayan. So, meron din siyang mga summary. So, tingnan natin. Ayan. Ito, may mga comments din siya. So, parang parehas lang din yung comments doon sa napuntahan natin that time, no? So, try natin, how do you open to make purchases? Open, although nag-iba yung kanyang mga tanong. Then, do you make purchases? Smartphone, Shopee Philippines, less than a week, yan. Do you use more from Shopee? I usually use it. How would you describe in one word your experience of buying goods in Shopee Philippines? Siyempre, perfect, as you satisfied, completely satisfied, yan. What in your opinion should be improved? Quality control. What do you like in Shopee Philippines? Quality of service. Ayan. Yes. Okay. Your gender. Ayan, parehas lang. Proceeding from your knowledge. Ayan, much better. Ayan, so nag-verify din siya, no? Okay, so yan, nanalo din daw tayo ito. Receive your gift now na naman. Parehas dun sa nasa video natin, no? Samsung Galaxy S21. So, try natin. Take it. Yan. Ganyan din siya. Customer Reward Program. Shopee Philippines naman ngayon. So, okay. Okay. Try natin i-okay, no? Oh. Explore the new. So, same lang din yung kanya. O, yan. Nakasave na nga yung inagay natin noong December 30, no? Ayan, effort expires. Ayan, pag kinontinue mo, ayan, nakasave lahat ng pan natin ngayon. Pag kinontinue, be-verify niya. O, ayan. Shipping free. Ayan, total. VAT. Card number.
Ayan. So, I am certified. Hindi ko lang po alam kung totoo po ito, no? Hindi ko rin alam kung alam ng SMART na dito napupunta yung nasa website nila. Ganyan. Kasi mukhang it's either phishing site ito. Okay? Kasi nasa subdomain po ng SMART. So, hopefully, ma-address po ng SMART ito. Okay? So, hindi ko lang po alam ha, kung phishing site ito or legit site. Kasi pag tinignan mo, ito kasi yung kanya eh. We offer new members the opportunity to participate in HabiBox Rewards Program. Hindi ko lang po alam kung naka-tie up partner ang SMART or Shopee dito sa rewards class ito. Yan, becoming VIP member for a fraction of price. So, automatically enrolled ka daw sa HabiBox VIP membership program, including yung monthly automatic credit purchase feature. After initial period expired, you will also receive emails, newsletters, special offers, and other updates to maximize your experience as a valued VIP member. So, ito siya. After the trial daw, pay only. Yan. May period and get price credits unless canceled. Ayan, no? Parang yung pagka-program nila, mali pa. Ayan. Over period. Yan, hindi nagpakita dun sa hindi siya naghugot sa database kung ano yung period na yan. Yan. So, pag tinignan natin, no? Puntahan nga natin yung HabiBox. Yan. Tignan natin, no? Sabay-sabay natin tignan. Ano ba itong HabiBox? Ayan, 24/7. Ano ba yung plus 44? Plus 44. Na-count eh. Mali. Plus 44. Ang country na plus 44. Country code. United Kingdom siya. Okay, so ito yung official na website siguro. No, natin. Yan, HabiBox. Create your personalized HabiBox. Di ko lang po alam ha, kung phishing site po ito or legit. Pero kung titignan natin sa google.com, mukhang legit naman. Yan, sinerch na natin eh. Ayan, sabi naman the trust rating is high, may might be safe. So, hindi Dante alam, pero mukhang safe daw. Pero yun, ang tanong ko lang is, talaga bang, kasi humihingi siya ng, sana ba yun? Humihingi siya ng credit card number mo, expiry date, card holder, tapos yung CVV pa. Oh. So, guys, wag na wag po kayong, mag-enter nito, no? Okay, kung hindi po kayo sigurado. Kasi, parang it's good to be true po siya. Shipping free. Parang nanalo tayo ng S21, tama bang pagkakaintindi ko? So, pag ginanun mo, so pag bigay ka ng credit card, expiration date niya, cardholder, CVV, ito yung apat na kailangan lang nung, for example, yung nanloloko, no? Na dito sa website na ito, pag nakuha niya ito, tapos ka na. Okay? So, pag-click mo yung pay now, nasa-save na siguro sa database nila. Although, hindi ko naman po alam, no? Kung talagang konektado sa SMART or sa Shopee. Pero, mukhang isa lang yung format nila. Then, yun, kaduda-duda nga din to. Oh. Sa Cyprus. Okay? HabiBox. Ito siya yung HabiBox. Eh. Ayan. May mga deals of the week, ganyan. So, hindi ko nabuti na lang, hindi ko siya in-attempt. Buti na lang naalala ko na may na-encounter na ako dating ganito. Okay, so, paano na lang yung next site, no? Na enter dito, hindi ko lang po alam, ha? Kung ano lang anong mangyayari, ganyan. So, siguro, check natin, ha? Huwag tayong basta-basta nagbibigay. Okay? So, ito po siya. So, ito yung, parang ito yung galing dito yung link eh. Itong smartsettings.net. Okay? Pero yun nga, balikan natin yung video. Nakita ko doon sa device, no? Kung saan talaga. So, hindi yung smart settings. Pero, pag mula kasi sa smart website, meron siyang link na binigay ito.
Hindi ko lang po alam kung totoo, kung kay smart itong subdomain na ito, no, yung page na ito, or baka nahack din ito, hindi ko lang po alam. Okay, so pero hanggang ngayon January 1 meron pa din naman po, so it looks like legit, pero yan, nasa may logo ng smart yan, pero hindi ko lang po alam kung kinaya nung user, or it's either, hindi ko po alam, it's either talagang did nahack itong smartsettings.net na website. Okay, so tingnan natin ulit yung video. So kasi nag-iba, tinignan natin mismo doon sa LTE device, hindi na smartsettings.net, pero ang nasa website kasi ng smart is ito, smartsettings.net pa, which is from here sa search result. Okay, pero papakita natin mamaya, no? Okay, so back to video po muna natin. Ayan, smartbrowsesettings.net tayo, no? Pupunta. Click lang yung advance, then proceed to smartbrowsesettings.net. Ayan, naglo-load po siya. Hopefully, ito po yung totoong LAN website niya. Oh, ito siya. So, ito na yun. Welcome to SmartBrow. Username. Baka nahack siguro yung isa. SmartSettings.net. Di ko lang po alam kung nabago nila sa... Ayan. Login natin sa device. Login tayo. Ayan. So, ito na siya, guys. Okay? Current password, new password, confirm new password. Change Wi-Fi name and password. So, ito yung Wi-Fi name. Display password natin. Smart Bro ang palitan natin. Ayan, nag-change na yung Wi-Fi password. Kailangan nating input yung first time password change natin sa taas. Okay? So, success. Wala na tayo. Kukonnect ulit tayo. Ayan na yung linagay natin. Connect and password. Kumukonnected na tayo. Pupunta na siya sa settings. Ang smartbrowsettings.net. Huwag niyo pong i-click yung nasa website ng smart. Kailangan natin, no? Baka phishing website yon. Di lang po natin sure. Speed test tayo ulit. Speedtest.net. milliseconds ang ping. Ayan, nasa 17 seconds. 17 Mbps ang download speed compared kanina, 25 Mbps. Then, ang upload speed nga natin, mas mababa kumpara sa fiber or DSL line na kanyan, parehas. Ayan po, natapos po ang unboxing video natin noong December 30 sa Smart LTE Advanced Modem and Smart Bro Rocket SIM. So, sa hindi nga natin inasahan na napuntahan nating website, no? Hindi ko lang po alam. So, ipapakita ko po. So, again, ha? Hindi ko lang po alam kung phishing site yon. So, hindi na po ako nag-attempt. They enter ang hacking credit card details, no? Baka kasi... Alam nyo na po, no? Yung mga nangyari sa mga nakaraan, yung sa Union Bank, sa BDO. So, pag linagay nyo po kasi yung inyong mga card details, wala na, finish na dito, no? Okay? So, yan, no? Your price is locked for 0.15 seconds. So, tingnan natin kung anong mangyari after, yan, 10,
seconds, 9, 8, 7, 6. Yan, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan oh, nagkakan lang. Nag-iikot-ikot lang. So, hanggat hindi mo linalagay yung credit card number mo, ma-expiry date card holder, wala. So, pag kilinik mo yan, na-save na yung details mo na. So, ingat guys ha. So, ingat. Pero, sa smart naman, okay, kasi mukhang legit eh. Pero, ang alam ko, ganito din yung nangyari dun sa BDO. Meron sila, hindi ko lang po alam, no? Sure. Pero, ito kasi is smart.com.ph. So, legit naman to. Pero, alam ko, baka na, ewan ko, hindi ko po sure, ha? Pero, baka ma-hack po itong Brawl.lte setup, no? Kasi, pag kinlik mo talaga ito, kasi nasa search result pa eh, number 1 siya eh. So, ito siya oh. Open link new tab natin ha. Okay, yan oh. Pupunta siya dito. So, ito yon. Tapos, pagbaba mo, ayan. So, ito siya, smartsettings.net. So, kung ikaw ay excited na malaman, no? So, pupunta talaga siya dito. Sa, ewan ko, baka pricing site ito. Hindi ko lang po sure. So, sana makatulong tong video natin, no? Para makasave, no? Sa mga magiging muntik, no? So, panawagan lang din po sa Smart para kitignan po ito, no? Okay? So, maganda naman ang Smart. So, sa ngayon, satisfied naman po tayo. Mabilis yung internet connection. So, bili po kayo. So, yun lang po. Wala naman pong kaso. Bili po kayo ng kanilang mga device and maganda po yung Smart Pro Rocket SIM nila. Okay? Sulit po yun. So, pero yun nga lang po. Muntik na po tayo, no? So, ito. Pa-check na lang po ito. Ating minamahal na taga-smart. Check po itong smartsettings.net. Anyway, meron silang bago eh. So, pag nitingnan mo dito sa smart.com.ph na website nila. Ito kasi yung website talaga nila. Smart.com.ph. So, nagpapunta sa /corporate. Okay, so yan, so ito siya, yan, may postpaid, prepaid, Smart Pro. So kung i-browse niyo pong ganyan, dito na lang po kayo, no, pumunta. So pumunta na lang po kayo, kunyari, hindi niyo po alam. Pumunta na lang po kayo sa smart.com.ph, yung website po nila. Then may Smart Bro dito, so try niyo pong mag-browse na, no. So yan, so ito yun, no, Bro. Bro, yung kasing pinupuntahan natin kanina, Bro din. Nasa Bro din kasi siya. Bro na subfolder. Wait lang. So, ito yung supposed to be, ewan ko kung na-hack, no? Kasi nandito yung smartsettings.net. Pero ito, yung Bro. Ito siya, Bro slash. Baka ito yung sinet up nung pricing site na yung loko-loko na tao, no? Na gustong mambiktima. Siguro ito yung nakuhan niya, no? Hindi ko lang po alam. So, ito. So, tingnan natin yung sa Smart Pro. So, yung Bro, no? So, nandito siya. Smart Pro Only Data. Ayan. So, maganda talaga. Enjoy non-stop data on all sites and apps for 30 days. So, nga, yung mga packet Wi-Fi devices nila. Ayan. So, ang atin, ayan. Meron siyang mga ZTE yung atin eh. Pero, ito yung mga ordinary nila, no? Smart Pro LTE packet Wi-Fi. So, kung gusto niyo pong makamura, no? So, pwede. Ang speed lang kasi yung pagkakaiba nga po, sabi ko po sa inyo kanina, ng LTE at saka LTE Advanced yung speed. So, makikita po natin, pag LTE lang na ordinary, walang advanced, up to 42 Mbps lang. Pero kapag, yan, tama nga tayo, pag advanced packet Wi-Fi model, so na yung sabi natin may aggregation, no? So, maabot siya ng 300 Mbps. So, ang nabili natin is ito. Okay? So, pagbaba niyo pong ganyan, yan, may mga postpaid bro plans sila. Ayan. Pero yung naka-promo sila, no? Yung Rocket Wi-Fi, ayan. May mga promo. So, kailangan nyo ng Giga Life. Ayan. Okay? So, tingnan natin, no? Try natin kung, ayan, ito yun. Smartopedia. Ayan. So, how to change your... Dito na lang po kayo pumunta sa smartbro.com.ph. Pagka-click nyo pong ganyan, i-click nyo po itong Smart Bro. Yan. Browse now. Okay. And then, ito po siya. Baba nyo lang po
hanggang makita nyo yung Smartopedia. Okay? So, how to change your pocket wifi? Ito na lang. So, yan. Kasi pupunta sa dashboard yan eh. So, ito, July 21, 2021. So, ito na lang pong sundin nyo. So, connect lang po kayo. So, try nating mag-connect ha sa ating smart. Okay? So, sa ibang video, no, ipapakita natin yung mas detalyado, no, na pag na paraan. Pero nandito naman. So, ito, 192.168. So, ito na yung nasa video, yung kagaya natin kanina, no. Yan. Click nyo yung advance, then click nyo yung save naman. So, yun, proceed. Click nyo yung proceed, unsave. Okay lang po yan. Then, lagay nga nyo yung username and password. Yan, yung default is smart bro. Then, yan na, first time password change. So, kung gusto nyo i-change yung admin password nyo, ayan, then dito po siya. Okay, password should be at least. So, yan. Oh, ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung bago nila. Okay, so mukhang gawa-gawa lang yung smart bro. Smart settings ba yun? Smart. Mukhang gagawa-gawa lang itong smartsettings.net. Hindi po ito, ah. Huwag nyo pong i-click itong smartsettings.net. Ang i-click nyo po, ito po siya, smart bro. So, lagyan nyo ng smart bro. So, don't click here, ah. Huwag po kayo ma-excite. Mukhang pricing site. So, sana makita ng smart ito, no? Para at least magawa ng paraan. Yan. Select quick setup to proceed. Ayan siya. So, yun po yun, no? So, yun yung pinakita kong video sa inyo na pinuntahan na natin. Okay? So, guys, huwag pong kakalimutan, ha? So, yung sa advance, tingnan natin yung sa... Yan, wala na. So, pero, same lang din. Yung sa advance... Ayan, so wag mong kakalimutan guys, smartbrosettings.net. Okay? So, try natin. Pero wala ito kasi nakakunan ako sa fiber line ko. So, nagaganito siya, no? By this domain. Kapag hindi ka nakakonect sa smart to. Pero nakita nyo naman po sa video pa. Nung kinlik natin to. Kasi parang local website ito nung router mismo eh. So, dun ka nagsiset. Okay? So, ito po as www.smartprosettings.net. Hindi po yung smartsettings.net. Pero sana matanggal na ito, no? Kasi number one search po siya dito. Hindi ko lang po, hindi ko pa po nababasa kung may similar incidences po na nangyayari, no? Kasi ito po siya, oh. So, pag sinerge yung how to set up smart LTE advanced pocket wifi, ito po yung unang nagpapakita. So, ito yung number one, ito po, oh, number one search result. So, syempre, ito rin yung i-click mo. Kung hindi mo na nakita to, yan, oh, magkaiba yun, oh. So, ito yung tama, yung article. Ayan, so, smart pro settings ang sinasabi. Pero kung ikaw, first timer, no? Siyempre, pinakaunang result pa. So, ito yung mapupuntahan mo. So, ito siya, no? So, mukhang legit naman kasi meron siyang home. Ito, so, yan. Di ko lang po alam kung nahack yung smart settings na internet. Ayan, wala siya dito. So, iba na naman to. LTEA. Mag-iiba eh. Bro, LTEA. Oh, ito yung totoo. Yung LTEA. Oh, ito yung totoo. Pero ito kasi, oh, nagpapakita dito. May LTEA setup. So, hindi po ito. So, pa-check po ito. Smart yung may LTEA setup para matanggal na po sa website nyo. Ito po siya. Saan na ba yun? Ito siya, oh. Smart settings. Pag-clinic mo yan. Yan. Pumunta talaga siya dito. Susapin naman. Okay? So, I think maganda yun, no? Ang first impression po natin sa 2-day na ginagamit natin. LTE advanced modem. Maganda siya. So, i-charge nyo lang sa gabi. Para book, depende, no? Ang nakikita natin is
10% ang nako-consume niya, yung specific model na yun, ha. 10% ang nako-consume niya per hour. So pag 100%, 10 hours yun. Okay? So pag gabi, i-charge niyo na lang muna para at least pag nasa labas kayo, mga sa 8 to 10 hours kayo, pwede niyo pang magamit. Or kung may saksakan naman ng USB, i-kuan niyo lang, i-charge niyo lang. Okay? So, sa tingin ko, dito po muna, no? Nagtatapos ang video pong ito. So, ang first impression po natin, maganda naman po yung Smart Pro Rocket SIM. Actually, second Rocket SIM ko na yun, no? Pinakita ko lang kasi bumili tayo nung LTE Advanced Pocket Wi-Fi para mas portable siya. Okay? So, yun lamang po. Don't forget to subscribe to our YouTube channel at www.philtechmd.com. Share this video. And have a happy new year po sa ating lahat. God bless us all. And keep safe everyone. Maraming salamat. Bye-bye.